Parang ah, doon. Pote. Good day mga kabalayan. Good day mga chief. Sa episode na to ay sumali tayo sa isang charity ride event na binuo ng CR1P o ang Charity Riders for One Philippines. At ito ay hatid ng Gili Helmet, Zenus Tire, One Zone, kasama ang Provincial Government of Pangasinan at siyempre pa ng Department of Tourism. Kaya tara, samahan nyo kaming umikot sa mga tourist spot ng Eastern Pangasinan at tapusin ang 300 kilometers na rota. Dito lamang yan sa Takbong Gili, Takbong Guwapo, Pangasinan Adventure Tour Part 2. Let's go mga chief! Yeah, yeah, yeah! Alright, rolling. Let's G, let's G. Time check, 1:33 ng umaga. Marahil nagtataka kayo bakit sobrang aga natin. Kasi ano, sasama tayo dun sa ano, sa charity ride ng ano to? Charity Rides One Philippines. Yan, or yung tinatawag nilang CR1P. Pupunta tayo ng Lingayen kasi dun yung grid. Daanan muna natin yung ating dalawang kasama dito sa Urdaneta, and then yung isa sa may Santa Barbara. Ayan. PRI is alas 10 yung cut-off, pero nakiusap kami kasi sobrang lakas ng ulan kagabi, so hindi na kami nakapunta. Kaya ngayon, inagahan na lang namin 4 a.m. Assembly, and then 5 a.m. yung take-off. Ayan, 39 kilometers lang pala. Tara! Maambon na mga chief. Woo! Okay, dito na tayo sa may Tulyaw. Ayan na, tara na. Tara. Mana dito mga chief. Uy. Baha dito. Dahan-dahan lang. Wala, ang haba naman pala na ito. Gandun. Alright, andito na tayo sa bayan na Lingayen, Pangasinan, ang galing! Ito na yung beachfront entrance. Sponsored by Gili Helmets. Helmets. Dito sir? Okay. Thank you. Uy, ito yung stage oh. Yan. Pangasinan Adventure Tour 2. Takbong Guwapo, Takbong Gili. Charity Riders for One Philippines Enjoyance. Yan. So, picture tayo doon. So, dadalhin natin tong relief goods natin doon. Tara. Dalhin natin doon. Tara, 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 tara. Yan. Ito natin dadalhin. Yes, sir. Morning po. Morning po. Hi vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Ayan po. Palagay tita. Basahin na lang po ng mga ito. 80. Hindi pa. Inspect na lang po natin yung motor natin. May mga inspect na po. Yes, may gabi niya. Tapos pabalik na lang po dito para po mabigay ko ito. So ito yung waiver natin. Tapos sa likod, papa-inspect tayo. Papa-PRI tayo. Dito si Adobo. So, pumasa na tayo dito at napirmahan na. Approved na po. So, ayun mga chief, no? Kuha na natin yung passport natin. Oh,
ayan mga chief, riders briefing na. Dinidiscuss na yung passport kung paano gagawin. Okay guys, ang susundin nyo, hindi yun na dun sa printing sa harap. Si Papa ang susundin nyo, yung passport nyo sa mapa. Sa pagbukas nyo, sa first page, ito yung first page natin, hindi ito ha, yung papapirmahan nyo, kundi ito yung susundin nyo. Alright, rolling. So, ayun mga chief, no? We're about to start. At any moment, lalarga na tayo. Ayan, so ang ingay na, no? Excited na ang lahat. Lalo yung mga first timer. Ayan. So, shout out na lahat sa inyo. A total of 400 plus na participant. Pero hindi lahat nakatakbo kasi syempre yung dahil dito sa ano, sa weather, no. Pero marami pa naman. Ang ganda nung ano nung itong charity rides kasi may HPG na kasama nandun sa harap, and then na-announce kanina na si RD, si Regional Director, is sasama sa rides natin. Ayan. Then, kasunod ng HPG is yung mga big bikes, and then yung mga Geely ambassadors. Ayan. And then, tayo na. Yung mga ano, kasunod nun. So, 300 kilometers, ang sabi nila. Siyempre, takbong Guapo, takbong Geely. Enjoy runs lang. At least tapusin ng ano yung sabi nila kanina? 12 o'clock yata. Dapat makabalik na rito. So, yun. Check natin kung kaya natin tapusin ng hanggang 12 o'clock ng tanghali. Ayan. Kasi, siyempre, yung tatlong kasama ko is first timer. As in, sobrang first timer nila. So, gaguide natin sila. Hindi tayo tatakbo ng mabilis. Let's go, let's go, let's go! Dito? Ah, gawa na yung kalsada rito. Ito yung baha kanina. Okay. Chile, chile, chile. Ito na. Ito na yung ating unang checkpoint. At photo ops. Nasaan? Ito yun oh. Yung simbahan. Ah, dito daw. Papasok dito. Alright. So, pasok kami rito. Stop over muna tayo dito. Kukunin natin yung sticker doon. Tara, tara. Tatok Jairo.
70 ha? 70 may pirma naman ha, may puto pa oh, may pakain, may puto, may puto. Oo. Saan? Pirma, saan? Oh, 72. Ano sa'yo? 80, nandito. Nakita ko kanina. 80. Oh, dali mo dyan. Oo. Oh, papirma. Ay, pa-stamp mo na dyan. Chill ride lang, chill ride. Tapong wapo. Manawag na tayo mga chief. Konting kaalaman para sa ating unang photo ops. Ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, nakilala rin bilang Manawag Church. Ang kasaysayan nito ay nagsimula noong 1600 nang ito ay orinal na tinatag. Ang basilika ay nakatuon sa Our Lady of Manawag, isang titulo na nag-uugnay sa Birheng Maria. Noong 2015, pinagkalooban ang simbahan ng titulong Minor Basilica dahil sa kahalagan nito sa kasaysayan ng relihiyon. Itinatampok ng pagkilalang ito ang kahalagahan nito sa loob ng simbahang Katoliko at sa papel nito bilang sentro ng pagsamba at peregrinasyon. Sabay natin yung mga big bike. Kasi chill ride lang din sila eh. Hindi naman sila tumatakbo ng mabibilis. Let's go! Takbong guwapo! Takbong Jilly! Pangasinan! Adventure Tour Part 2! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! Welcome to Lawak! Tara. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got us come up from the basement. 100 songs on the beat, yung gulong ni Maripe. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. Konting kaalaman, ang Binalonan ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa mga mananalaysay, ang pangalan ng bayan ay isang evolusyon ng terminong balon sa wikang Pangasinan na nangangahulugang nakapak na tanghalian, o sa Tagalog, ito ay tinatawag na baon. Sa isang tradisyonal na kwento na ngayon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kasaysayan ng bayan. Ang lugar ay orihinal na pag-aari ng isang Espanyol na nagngangalang Don Salvador. Sinabi nito na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maglagay ng mga bakod na kahoy na prudo sa kabaan ng ari-arian upang maitatag ang kanyang pagmamay-ari. Sa panahon ng kanilang trabaho, ang mga tauhan ni Don Salvador ay madalas na nananghalian at nagpapahinga sa ilalim ng puno ng kamatsili na matatagpuan sa gitna ng lupain dahil sa mahangin nitong lilim. Ito rin ang bayan ni Evangelina Guico Macaraeg Macapagal, ang asawa ng ikasyam na Pangulo ng Pilipinas na si Diosdado Macapagal at ang ina ng ika-14 na Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At alam nyo din ba na ito din ang bayan ng ating mahal na gobernador Ramon Guico III. Ayan, labas na tayo dito. Ang next natin is sa may San Roque Dam. So, tuloy pa rin tayo. In transit tayo papuntang San Roque Dam.
San Manuel. Hey, ganda nito. Bayan ng San Manuel na tayo, mga chief. Ang ganda ng bundok. San Roque na. Barangay San Roque. First time natin itong pupuntahan. Woohoo! Ayun na! Ang ganda pala dito. Ah, papasok pa. Feeling. Sa loob. Konting kaalaman, ang San Roque Dam ay pinatatakbo sa ilalim ng San Roque Multipurpose Project ay isang 200 meter tall at 1.2 kilometer long embankment dam sa Agno River. Ito ang pinakamalaking dam sa Pilipinas at panglabing-anim na pinakamalaking dam sa mundo. Ito ay sumasaklaw sa mga munisipalidad ng San Manuel at San Nicolas, Pangasinan at halos 200 kilometers hilaga ng Metro Manila. Ang dam ay nag-impound ng isang reservoir na may ibabaw na lugar na umigit kumulang 12.8 square kilometers na umaabot sa hilaga hanggang sa munisipalidad ng Itogon sa Benguet. Pinoprotektahan ng isang gated spillway ang dam mula sa overtapping. Tuwing tag-ulan, ang runoff ay iniimbak para sa paglabas sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng mga water turbine upang makabuo ng kuryente at patubigan sa mga pananim. Ang Agno River ay ang ikatlong pinakamalaking ilog sa Pilipinas na may kabuuang haba na 221 kilometers at isang drainage basin sa project site na 1,200 square kilometers. Nagmula ang ilog sa kabundukan ng Cordillera. Sa simula ay dumadaloy mula hilaga hanggang timog na hati sa ilang mga daluyan sa patag at gitnang kapatagan ng Luzon. Ang dam at ang agarang ilog nito ay protektado bilang isang reserbang kagubatan na kilala bilang Lower Agno Watershed Forest Reserve. Pinondohan at itinayo ito ng San Roque Power Corporation. Natapos at nakompleto naman ito noong February 14, 2003. Ang pagmamay-ari ng dam at spillway ay nilipat sa NPC sa pagtatapos ng konstruksyon dahil nag-ambag ito ng mga pondo para sa mga non-power components sa ngalan ng ilang ahensya. At yan ang konting kaalaman tungkol sa San Roque Dam. So habang papunta tayo ng Sunflower Camp ay dinaanan natin tong Narciso Ramos Bridge o mas kilala dati sa pangalang Asinggan Santa Maria Bridge. So ito ang kumukonekta sa dalawang munisipalidad, no, ang Asinggan at ang Santa Maria, Pangasinan. Ayan, dumadaloy dito yung Agno River at ang Narciso Ramos Bridge ay pinakamahabang tulay sa buong Pangasinan at sa buong Ilocos Region. So, meron itong haba na 1,448 meters or 1.4 kilometers. Ayan. So, konting kaalaman lang tungkol dito sa Narciso Ramos Bridge. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain.
Alright. Sa gitna na tayo ng kabukiran. Papunta na tayong Tayog Sunflower Eco Park. Ayan. Yun. May ano po, bali na pag-usapan namin sa mga kasama nyo. May ano kaming 20 pesos. Ha? Dito po. 20? Opo ma'am, bali isa. Kasi... Ayan, nandito na tayo sa may Tayog Sunflower Camp. Ayan, or Tayog Sunflower Eco Park. Ayan. Ano dito? Photo ops? Photo ops, no? Ayan. So, pipicture lang tayo rito. Then, ayos na. Ito ang Tayog Sunflower Camp, ang kauna-unahang sunflower maze sa Pilipinas. Ito ay pag-aari ng Allied Botanical Corporation o ABC, isang vegetable seed breeder, producer at distributor. Ang higanting maze ng mga bulaklak ay nagmumukhang isang ganap na nakapukas na sunflower na nakalatag sa 2,100 metro kadradong bahagi ng isang 3-hektaryang demonstration farm sa Barangay C, Licuaco, Tayog, Pangasinan. Ang sunflower maze ay dinisenyo ng landscape artist na si Tony Rivera. Aabot sa 8,000 halaman ng sunflower ang bubuo sa maze. Ang maze ay kayang tumanggap ng hanggang 100 katao bawat paglilibot at aabutin ng humigit kumulang 30 minuto upang matapos ito. Ang higanting sunflower maze ay mainam na bisitahin mula Pebrero hanggang Mayo. Ang sunflower camp ay bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. 100 pesos ang bayad sa entrance nito pag adult at 80 pesos naman sa mga bata, PWD at senior citizen. Itinatampok dito hindi lamang ang mga sunflower, kundi pati na rin ang mga iba't ibang uri ng halaman at gulay, kabilang ang purple sweet corn. Higit pa rito, ang mga bisita ay maaaring mag-ani ng kanilang sariling mga sariwang pananim, pumili, magbayad, at magkaroon ng amazing time kasama ang iyong mga kaibigan at kapamilya. Ipalo po dito. Okay. The Palo Falls, you know. Ayun. 1.3 kilometers na lang. Ito na siya. Dipalo River. Saan? Yun. Mamaya. Ah, dito pala. Ay, doon. Ayan o.
Dito pala, dito pala. Yeah! The Palo River. River Park. Yeah, yeah, yeah. Ito ang Dipalo River na nagmula sa Caraballo Mountain. Lumitaw bilang isang potensyal na atraksyon ng turista sa San Quintin, Pangasinan. Matatagpuan ito sa barangay ng Apugan. Ang likas na hiyas na ito ay nakakuha ng atensyon ng lokal na pamahalaan na isinasaalang-alang ang mga pagpapabuti sa infrastruktura at pag-unlad ng mga nakapaligid na lugar. Sa ngayon, ang Dipalo River ay isa ng paboritong lugar para sa mga lokal na residente upang makapagpahinga at mag-enjoy, mag-picnic at lumangoy sa ilog. Para sa mga naghahanap ng higit pang adventurous na karanasan, maaari mong puntahan ang isang serye o bahagi ng Dipalo Falls na isang dagdag atraksyon at nagpapaganda ng tanawin. Upang matiyak ang isang ligtas at kasiyasihang pagbisita, pinapayuhan ng mga turista na i-coordinate ang kanilang mga planong ekskursyon sa lokal na tanggapan ng turismo. Nakakatulong ang panukalang ito sa paggarantiya ng maayos at secure na karanasan sa lugar. Isa sa mga highlight ng Dipalo Falls ay ang mayamang biodiversity nito. Ang talon at ang nakapalibot na kapiligiran ay nag-host ng magkakaibang hanay ng mga species ng insekto at halaman. Habang nagpapatuloy ang mga lokal na pamahalaan sa mga plano nitong pausayin ang infrastruktura at pag-access, ang Dipalo River at ang talon nito ay nakahanda na maging mas kaakit-akit na destinasyon para sa mga turistang naghahanap ng kombinasyon ng natural na kagandahan at siyempre pa ng matahimik na karanasan. Ayan na, andito na tayo sa may bayan ng Santo Tomas. Yan, bayan ng Santo Tomas. Mais. Ganda rito, oh, ang presko. Nakikisama yung panahon. Hindi pa siya umuulan. Bayan ng Alcala, welcome to Alcala, Pangasinan. Yeah, yeah, yeah. Ito yung tulay na nag-uugnay sa bayan ng Alcala at Bautista. Yeah. After ng Bautista, ano na siya? Bayambang. Lapit na tayo. Yan, baha ulit. Baha gaming. Andito kami sa bayan ng Bautista pa rin. Ayan, approaching ano to eh. Ang tawag dito? Bayambang. Ayan, Baha Gaming tayo. St. Vincent Ferrer Bamboo Statue. The tallest bamboo statue in the world. Nakarating. Ngunit basa. Konting kaalaman.
Ang St. Vincent Ferrer Statue ay matatagpuan sa Bembang, Pangasinan. Ang napakalaking estatwa ng kawayan na ito ay nakatuon mismo kay St. Vincent Ferrer, ang katolikong patron ng bayan. Si St. Vincent Ferrer, na nabuhay mula 1350 hanggang 1419, ay isang kilalang Dominikanong praile na kilala sa kanyang gawaing misyonero at pangangaral noong panahon ng medieval. Isa sa mga pinakakilalang aspeto ng St. Vincent Ferrer ay ang pagkilala nito bilang pinakamataas na iskulturang kawayan sa buong mundo. Isang pagkilala na ginawad ng Guinness World Records. Itinatampok ng pagtatalaga na ito ang kahanga-hangang taas at pagkasalimuot ng iskultura na nagpapakita ng husay at pagkamalikhain ng mga artists at manggagawang kabilang sa paglikha nito. Ang estatwa ay hindi lamang nagsisilbing simbolo ng relihiyon, kundi bilang representasyon din ng mga kultura at masining na tagumpay ng bayan. Nakakakuha ito ng atensyon hindi lamang mula sa lokal na komunidad, kundi pati na rin sa mga bisita at turista na interesadong masaksihan ang world record setting sculpture na ito. Ang St. Vincent Ferrer Statue ay nakatayo bilang isang testamento sa intersection ng pananampalataya, sining at inobasyon, habang nag-aambag din sa kultura at masining na pagkakakilanlan ng Bayambang at ang mas malaking lalawigan ng Pangasinan. Wet ride! Baha! Grabe. So, noho, lahat ng agos nito. Nakakot. Hey! Mababang part pala to. Okay. Yahoo! Dito ba yun? Nakarating din sa wakas. Di na kami nagkapote. Di na kami nagkapote. Oh. Nakarating kahit dito na tayo sa huling checkpoint. Ah, basa-basa oh. Ito nyo. Overlooking. Street.
finish na pala kami, hindi ko naka-document. Ay, hindi na. Papabolt yung mga big bikes. Okay na. Papabolt, nandito na, nandito na. Okay, nandiyan na. Sir Press, pakipunta na lang yung mga big bikes. ABBI, so, yan. We have also brought Philippine Motorcycle Tourism. Yan. Okay. So, we'd like to thank you also HPG for finishing this event. Salamat po sa PNP. HPG would like to thank Gili Helmet Philippines. Thank you very much. And so, ayan. Siyempre! Provincial government. Guys, picture lang, picture. Dala na po tayo, picture. Ma'am, tingin na po dito. Yeah. Yung likod po, yung bumper. Yung likod, yun. Wait lang. Sir, dito. Ah. Sir Francis, good afternoon. Finisher na tayo. Finisher na tayo. At dito ko natatapusin ang ating vlog sa Pangasinan Adventure Tour Part 2, Takbong Gili, Takbong Guwapo. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Kung nakaabot ka sa part na to, sobrang thank you mga chief. At syempre pa, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating munting YouTube channel. I-follow rin ako sa Facebook, Nardon Bejero TV. At syempre pa, pindutin ang bell notification para updated kayo sa ating mga future travel adventure. Hanggang sa muling biyahe, muli ako po si Nardon Bejero. Vamos Bejeros! Ride safe always, mga chief. Yeah.